Hello guys, kamusta? Masaya ako na andito ka muli at binibisita ang aking munting YouTube channel. Naway pagkatapos nito ay may naiambag ako sa iyong journey bilang isang YouTuber. Ngayon ay pag-uusapan natin ay ang isa sa makakatulong na maiwasan natin ang pagkakaroon ng copyright claims sa iyong video. Ang copyright claims ay automatic na nag-generate kapag ang uploaded video mo ay nag-match sa another video. Dito papasok si copyright claims sa iyong nasabing upload. At ang copyright owner ang magdi-decide kung ano ba ang gagawin. Pwede na hayaan ka nito halimbawa na mag-share sa revenue ng nasabing video or i-block ang iyong uploaded video na pagmamay-ari nila. Depende sa owner ito. Ang copyright claims ay hindi madaling iwasan. Pero may paraan. Anyo ang possible na gawin ko upang maiwasan ang copyright claims. Hindi ka magkakaroon ng copyright claims kung sa simula pa lang ng pag-a-upload mo ay maiiwasan mo na ito. Ngayon pag-usapan na natin kung paano nga ba ang tamang pag-upload ng video sa YouTube para maiwasan mo ang copyright claim bago mo may public ito. Mag-login gamit ang iyong YouTube account. Click mo yung Your Channel. Click mo yung Videos para mapunta ka sa list ng iyong channel. Sa lower part makikita mo yung plus sign, click mo lang ito. Dito piliin mo ang Upload a Video. Ngayon, ihanda mo na yung video na i-upload mo sa iyong channel. Kapag nakapili ka na ng video na i-upload mo, click mo lang ito. Ganito ang itsura niya. Bago ka mag-upload, una syempre, may nakahanda ka na na title ng iyong video. At dapat pinag-isipan mo ito at konektado sa video na i-upload mo. Maglagay ng title sa nasabing video. At isunod ang description, upang ilarawan kung patungkol saan ba ito at dagdag information sa mga manonood ng iyong i-upload na video. Isunod ang location. At panghuli ay si visibility. Papalitan natin si public. Upang magawa ito nar-apat lamang na i-click ito. Dito guys pipiliin natin si private. Upang hindi malaman ng mga nakasubscribe o ng iba pa na ikaw ay nag-upload ng video at para di rin hassle sa kanila. Gagawin mo ito sa kadahilanan na maiwasan mo ang copyright claims dahil makikita mo ito pagkatapos mong ma-download ang video. Magje-generate kasi ito if under ba ang video mo ng copyright claims or none, meaning hindi copyright ang video mo. Kapag na-identify ang video uploaded mo na copyright ito, maaari mo i-check kung saan ka ba na copyright at may pagkakataon ka pa ma-edit ito. Kapag na-edit mo na at nawala na itong copyright claims, maaari mo nang i-upload ang video at palitan ito ng public. Click mo lang yung next. Click upload video para sa last process.